Drives, welcome back sa aking channel. For today's vlog, pag-uusapan natin about sa pagla-laminate. Yes, pagla-laminate dahil eto na naman yung nauuso ngayon dahil nga, 'di ba? Pasukan na, marami nagpapa-laminate. At may isa tayong bagong viewer na nag-comment. Nagtatanong siya kung kaya daw ba yung 250 microns na laminating sheet dun sa pang-laminate ko. Yes po, kaya po siya. At mag-insert po ako ng short clip na papakita ko po sa inyo yung machine ko. Para po sa mga hindi pa nakakakita na itong pang-laminate ko, ito yung tatak niya. Tapos ang size nito ay A3. Yung dati kong pang-laminate ay A4. Tapos dito tayo sa gilid niya. Dito makikita nyo yung on and off. Ibig sabihin ng red, nagre-ready pa lang siya. Iinit pa lang siya. Pag nag-green na siya, ibig sabihin, pwede nyo nang ilusot, ipasok yung laminating sheet. May apat na klase tayo ng pagpipilian. Gano'ng kakapal yung laminating sheet natin? Merong 150, may 200, may 250, and may 300. Ang lagi kong ginagamit ay 250 microns dahil makapal. At mas okay siya pang laminate. Yan. Isiniset ko lang siya ng medyo malayo sa 250 para mabilis mag-init. Ayan, mainit-init na siya. Meron ako ditong ilalaminate. Ito, 250 microns siya. Tapos, ang size nito ay 80 by 110. Ang tatak niya ay yasin. Ayan, ipasok na natin siya. Mas gusto ko tong yasin na sheet kesa sa kwaf kasi mas mabilis siyang mag-close. Mas mabilis siyang maluto compared doon sa kwaf na laminating sheet. Pasensya na nga pala mga ka-intreps dahil ngayon lang ako nakapag-upload na naman. Medyo busy na naman talaga dahil lalo na ngayon nagkaroon ng online class, nagsabay-sabay, nagbabantay ako ng tindahan, naglalaminate, nagpiprint, nagpa-photocopy, at nagtuturo din ako sa aking pamangkin. At ayun na nga, pasensya na sa mga natatagalan sa aking videos. Meron ako dito mga ka-intreps na laminating sheet. Napakita ko na to actually dun sa paano mag-start or dun sa pricing ng pag-laminate. Meron ako dito yung pang ID. Ang size nito ay 80 by 110 mm. Ang brand nito ay Yasen. Dalawa kasi yung nagamit ko ng brand, Quaff and Yasen. Pero mas trip ko yung Yasen dahil mas ano siya, mas mabilis siyang maluto doon sa machine compared doon sa Quaff na medyo matagal siya. Kaya ang lagi ko nang binibiling mga film ay Yasen. Na meron akong 80 by 110. Merong tawag dito, 5R. May 5R ako dito. Tapos may 4R. Ang lahat ng sheet na ginagamit ko ay, laminating sheet na ginagamit ko ay 250 microns. Then hindi ako gumagamit ng 125 dahil masyado siyang manipis at magre-reklamo lang din yung mga customer. So, doon na tayo sa makapal na paglalaminate. Tapos nga pala mga ka-interps, payo ko lang sa inyo, kapag may nagpa-laminate sa inyo, na size ay malapit na siya sa A4 na size, huwag niyong itatapon yung mga sobra. Katulad nito, yan, ang dami kong sobra. Ayan, huwag niyo siyang itatapon. Wag, yan, ang dami, diba? Dahil pwede niyo pa siyang magamit sa iba pang mga paglalaminate ninyo. Kasi pwede niyo rin naman siya magamit sa mga ibang ID or sa mga name tag, diba? Sayang din naman yung kikitain ninyo. Ang ginagawa ko laging ganun, yung sobra, iniipon ko siya. Tapos nilalagay ko siya sa isang lalagyan para hindi siya magasgas. Kasi madaling magasgas yung mga laminating sheet. Ayan. I-share nga pala ko sa inyo mga ka-intreps na nangyari sa akin nung quarantine. Yung ECQ ata yun. Nag-laminate ako ng ID. Ito yung ID na, alam mo yung card na mga plastic na. Kasi ang kulit kasi nung babae kasi. Ang kulit niya, gusto niya ipa-laminate. Eh, ito naman ako. Sige, nilaminate ko. Eh, di nagloko yung ano ko, yung pang-laminate ko, tsaka nasira ko yung ID niya. So, lesson learned, wag tayong mag-laminate ng makakapal na papel or kung ano mang makapal dyan. Dapat mga bond paper or picture lang yung gagamitin natin. Yung mga photo paper lang yung ipapasok natin doon sa mga laminating machine natin. At ayun lang, share ko lang naman sa inyo para maging aware din kayo na hindi pwede yung makakapal na ilalaminate. Hey, napasensya mga ka-intreps at naputol ang aking video dahil
nahihiya ako dun mag-vlog sa aking tindahan kasi maraming tao dun sa aking labas at nag-piso wifi sila. At ayun nga, mga ka-interrupts, abangan nyo ang aking piso wifi na vlog. Yan, balik tayo dito sa pinag-uusapan nating pang-laminate. Mga ka-interrupts, ganito ako gumawa. Pag nag-laminate ako, inuuna kong tignan yung dulo. Kaya nakikita nyo ba? Yan yung dulo. Dahil diyan ko isisiksik yung papel or yung ID na ilalaminate ko. Ito example lang to. Pero wala akong dalang machine dito eh. Yan. Katulad na ito. Hindi ko siya sinasagad sa dulo. Yan, katulad niya. Ganyan lang ako mag-laminate. May space pa ako dyan na nilalagay. Dito sa ilalim. Tapos dito sa gilid. Tapos dito rin sa taas, kailangan lagyan ng space para pag kinat, di ba, at least may matitira pa. Tsaka, ang kinaganda rin kung bakit tayo naglalagay ng space, kasi, ano yan eh, habang tumatagal kasi yan, nagbabakba kasi yan. Tapos, ang una kong ipapasok sa machine ay etong close. May nakalagay naman dun sa machine na ginagamit ko kung paano siya gamitin. Hindi ko lang alam sa ibang mga laminating machine kung may instruction din ba silang nakalagay. Ang una kong ginagawa ay pinapasok ko tong dulo kung saan yung sarado. Tapos, yan, dire-diretso na yan. Tapos, pag medyo hindi pa siya ganun ka sarado talaga, pulido, pwede nyo siyang ulit-ulitin na ipasok. Pero take note lang mga ka-interrupts ha, huwag nyong susobrahan sa tatlo dahil nagagasgas ang laminating film, sheet, nagagasgas siya. So, dapat, hindi sosobra sa tatlo yung pagpapasok natin ng ganito. Ang tulad nga ng sinabi ko sa dati kong video, na ilalagay ko na lang dito sa suggested videos na pwede kayo makabili ng mga laminating film, laminating sheet sa online. Mag-search lang kayo. Tapos, pwede kayo mamili doon kung 125, kung 150, or 250 microns yung gagamitin ninyo. Depende yan sa inyo kung ano yung mga bibilhin ninyo. At, ayun lang naman mga ka-interrupts. Sana may nakuha kayong idea. At, maraming salamat sa nag-comment. Yan. Shoutout po kay Ma'am Mitch Priyana na nag-comment ng about dito sa 250 micron na laminating film. Thank you po sa panonood. Maraming salamat po sa mga bago nating viewer na si Maniger. Mitch Priyana, Jerwin Troy, Lizzie Talk, Jackson, Jean Pastores, Rochelle Edades, Mariano, Susan Panyo, Julita Aguirre, Omar Vargas, at ang aking tito, at ang aking tito pang isa, at si Sweet Small Store, Michelle Bellarmino, Lair Maclemente, Chell Hans Vlog, at si BP, and Aldrin Albura. Maraming salamat po sa inyo, at thank you po sa panunood ng aking mga videos. Salamat po at see you sa susunod nating videos. Bye-bye!